Nagsimula sa masayang inuman hanggang sa nauwi sa saksakan. Yan ay matapos nauwi sa pagtatalo ang away ng magkakapatid sa Santo Tomas, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, mula sa iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Away magkapatid na uwi sa pananaksak isang patay sa Santo Tomas, Pangasinan. Nagsimula sa masayang inuman ang magkapatid na sila Roberto Garcia, 51 anyos, at Claudio Garcia, 41 anyos, kapwa magsasakat mga residente ng Barangay Santo Domingo, Santo Tomas, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Benito Peralta Jr., alas 12:20 ng madaling araw naganap ang krimen sa harapan ng bahay ng biktima, kung saan matapos silang makaubos ng ilang bote ng alak ay nagkaroon ng maintang pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pananaksak. Mabilis na tumakas ang suspect ang patalim nitong ginamit sa krimen, habang ang biktima na may nadala pa sa paggamutan, subalit idiniklarang din doon arrival na ng attending physician. Dating alitan at dala ng kalasingan ang nakita ng mga investigador na motibo sa krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng SUV alas 8:10 ng gabi sa Purok 18, Sitio Lagdik, Barangay Marilog, Marilog District, Davao City. Nakilala ang biktima sa pangalang Jerry Bangkas, 40 anyos, at nakatira sa nabanggit na lugar. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, habang tumatakbo ang SUV patungong Davao City, biglang tumawid sa kalsada ang biktima, kaya siya nasagasaan na nagresulta sa kanyang kamatayan. Nasa kustudiya na ngayon ng Marilog Police Station ang driver ng SUV na si alias Arnel na posibleng kasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang babae na nagpapahiram ng pera matapos saksakin sa Asyenda Alasigan na Barangay Dos Hermanas, lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Rosemary Guangco, 50 anyos, residente ng nasabing lugar at nagdamo ng walong tama ng pananaksak na ikinasawi nito. Ayon kay Police Major John Ray Bataglan, Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, nakita ng isang minoridad ang babae o ang biktima na duguan at wala ng buhay. Dagdag pa ni Bataglan, posibleng hinggil sa negosyo ng biktima ang sanhi ng patay o personal ang motibo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao, mariing kinukundina ng pamunuan ng Proten ang pagbaril patay kay Police Captain Abdul Kahar Bakarat Armada, Station Commander ng Cogon Police Station 2 sa Cagayan de Oro City. Batay sa Police Blatter, nasa bahaging Barangay Bulua ang biktima ng pagbabarilin ng riding in tandem na mabilis na tumakas, habang dead on arrival naman pagdating ng ospital ang biktima. Sa public statement mula kay Police Brigadier General Jason De Guzman, Acting Regional Director ng Police Northern Mindanao, ginagawa mano nila ang lahat upang makilala at mahuli ang mga perpetrators. Nananawagan siya sa publiko para sa mga karagdagang impormasyon na makakatulong sa imbisigasyon. Naganap ang pamamaril patay nitong Sabado sa isang commercial district ng Cagayan de Oro City, at inaasahang may CCTV cam ang nakarecord sa pangyayari na maaaring makatulong sa imbisigasyon. Inihatid na sa lanaw ang labi ng mga biktima o ng biktima na si Police Captain Abdul Kahar Bakarat Armada. Sa papalapit na final day ng COC filing sa bahaging ito ng Mindanao, nananatiling vigilant ang hanay ng PNP at AFP sa layuning patuloy na maging ligtas at mapayapa ang paghahain ng COCs ng mga kandidato. Para sa MBC TV Network News, ito si Jun Dimakutak, RH19, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy naman na hinihikayat ng Department of Health sa Region 8 ang mga magulang na isailalim sa bakuna ang kanilang mga anak sa pagpapatupad ng school-based immunization program. Ngayong buwan ay marangkada ang bakunahan sa mga paaralan. Gayunpaman, ayon sa DOH, mahalaga pa rin dito ang konsent o pagpayag ng mga magulang at kailangan nasa master list ng DOH ang mga isasailalim sa bakuna. Ngayong araw ay nilunsad naman ang launching nito sa isang paaralan sa Eastern Visayas. Ngunit bago pa man ang nasabing launching ay nagsimula na ang iba pa
pang mga paaralan sa Region 8 sa kanilang pagpapabakuna. Ang mga bakuna ay laban sa tigdas, rubella, tetanus, diphtheria at HBV. Bagamat may agam-agam at pagkabahala pa rin ng ilan sa mga magulang dahil sa isyu ng dingbak siya noon, pero binigyan din ng DOH ng bakunang ibibigay iligtas, epektibo at libre sa mga pampublikong paaralan. Gaganapin ang bakuna sa buong buwan ng Oktubre sa mga pampublikong paaralan. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane, Galit, Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.